Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, sa paparakan natin sa mahal ko rin ng Sabat. Ito ba ang maging karapat dapat ay tumanang pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Sa mga pagkataong nangina ang ating pananampalataya, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga bagay na hindi natin pinahalagahan dahil sa ating pagkamakasarili, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa panahon na tayo ay inamag sa ating mga panalangin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan sa ipagkaloob mong kami magamit kailanman ng kalusugan na ang kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng langit rin si Santa Maria Mahal. Lagi kami naway mahangop sa habis ng kasalukuyan at makinabang sa kalawalatiyang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, ang mga lagay na ipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang ipinagagalak ay ang pag-asa na parang araw muli akong makakalaya sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kanyang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ibig kong umanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, nabili akong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayo makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung pagkagayon, lalo ninyo ako may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabatan ang Diyos na nabubuhay. Aking pinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paano iyong batis ang hanap ng isang usa, gawin gayon hinahanap ng Diyos na uhaw kong kaluluwa. Aking pinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananapit ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring
sa harap mo ay sumamba. Aking pinasasabikan ang Diyos ng nabubuhay. Papunta sa templo ng Diyos ako ang siyang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Aking pinasasabikan ang Diyos ng nabubuhay. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin ninyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay Sa Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga si Jesus ay inalay niya kumain sa bahay ng isang pinuno na mga Pariseo at pinabantayan nilang mabuti ang kanyang mga tinas. Napansin ni Jesus na ang binibili ng mga inanyahan ay ang mga buwang nakalaan sa mga piling panahuin. Kaya sinabi niya ang talinhabang ito, kapag inanyahan kanino man sa isang kasawang piliin ang tanging buwang, baka may inanyahan lalong tanyang kaysa sa iyo, at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa inyo, maaari pang ibigay ninyo ang buwang niyan sa taong ito, sa gayong mapapahiya ka doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sabagat paglapit na nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, mabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panahon. Sabagat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kapag sa simbahan, ayaw na sa unahan, gusto lahat sa likuran. Well, bahagi yung paminsan ng pagkakataon dito po sa ating simbahan ay medyo sabi na ng iba ay bakit tayo sa unahan sa gitna, mainit daw. Kaya din po binibigyan din natin ng pagkakataon na maging komportable. Kaya po tayo nagtagdag ng mga electric pan. Pero pati pa pinag-iisipan sa kung paano ba ito matutugunan na inig ay mabawasan o mawala. Sabi nyo natin ay naglalagay tayo ng mga option. Mayroon isang option, kailang it will cost us a quarter of a million. But anyway, you know, ay kuminsan ay ayaw natin na tayo ay makakaranas ng discomfort. Kaya paano yan may uugnay sa handaan? Hindi lamang comfort, kundi prestige. Kasi kapag sinabi natin pang VIP, ay sabi nga natin ay presidential table,
ay medyo po mas comfortable yung lugar, mas malapit sa kainan. Hindi ko lang wala yung paumaraan na kainan ng panahon ni Jesus. Pero kung magbabasihan na natin yung panahon ngayon, ay kung kayo nakakaatid ng mga kasalan, yung nauna talaga kumain ay yung mga tinatawag na ating VIP. Yung isa nito ay yung kung kalimitan sa kainan ay kung tawagin na po natin ay yung either na dine-in na ikaw mismo ay dadala ng pagkain ng mga sit-in, kung tawagin ng mga waiter, o ikaw yung kukuha, ay talagang palaging nauna ang nasa tinatawag nating VIP. And then, prestige. Mas kasama mo yung host. Makausap mo. Mas may pagkakataon ka na makapagkwentuhan. Kasi nandoon nakaupo. So, kaya yun po yung dalawang nakikita. Pero sinasabi na Jesus na doon ka sa lugar na hindi para sa VIP. Well, yung ibanghelyo natin ay tumutukoy, ikit sa lahat. Yung kung saan ka narapat. Yun ang nais natin na binibigyan ng pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung ikaw ay pupunta doon sa VIP at hindi ka na makasama sa VIP, paalisin ka doon. Nakakahiya ka. Yung sinasabi ni Jesus na kung wala ka doon sa VIP, doon ka sa tabi, siguro nung muna ay walang katulad ngayon na kapag ikaw ay inimbitahan, pagpasok mo pa lang, ay meron ka na, binibigyan ka ng table. Meron ang masing mga ganun, kapag papasok ka lang, kapag may mga event, sa mga, kung tawagin po natin yung mga formal events, pagpasok mo pa lang doon, ay mayroong naka-assign na table kung saan ka pupunta. Well, nung panahon siguro na Jesus ay wala kung saan ka lang pwedeng pumunta. Maaaring ka lang nakalagay na table kung saan ka dapat tumupo. Well, bahagi yun ang mahal nung panahon na yun ay kung kailan lang nandoon tsaka lang ibibigay. Kaya ang sabi ni Jesus ay doon ka muna pupunta sa pinakabangkuan at baka sakaling kung ikaw man ay bahagi ng doon sa mas nauunang kuan tsaka ka tatawagin. Pero yung punto ng parabola ay yung pagpili. Pinipili ng mga inaniyahan ang mga upuang nakalaan sa mga pili para gawin. Pag gusto natin na tayo rin ay maging mga piling panahuin, bahagi yun ang utusin na tayo ay to be treated something special. Bahagi po ng ating
pagkatao ang ganitong klase ng damdamin. Pero huwag po natin kalimutan na nais na pamanik ni Jesus na ito ay kapag inimbitahan tayo sa isang handaan ay tayo nagpapasalamat na the very fact na tayo inimbitahan ay isang karangalan. Pero sana makita natin na ito ay ginagawa natin para tuwod sa nag-ibitahan, hindi para sa atin. So kaya tayo tumugod sa paanyaya na nag-imbita ay hindi para sa ating comfort, ngunit upang mapasaya natin yung nag-imbita. Yun ang nawa ang higit nating mabigyan ng pagpapahalaga na yung ating presensya ay magdulot nawa ng kasiyahan, hindi yung tayo ay maimbita, so tayo ay tumugod sa imbitasyon para tayo ang mapasaya. It could be more. Pwedeng para mapasaya natin yung ating kaibigan na nag-imbita sa atin o kamag-anak at mapapasaya rin tayo. Pero sana po yung unang pangunahin na rin ay para mapasaya natin yung tao kaysa sa tayo ang mapasaya. So ito yung hawa na iniiwanan sa atin ang buong kapatid. Sa pagtugon natin sa mga imbitasyon na pinagkakaloob sa atin kung sakali man o mayroon tayong panahon. Ito nawa yung ating maging bahagi ng ating saloobin. At huwag din nung natin kalimutan, sabi natin, bahagi din po ito ng ating social responsibility na samahan sila sa panahon ng kanilang kasiyahan at kagalakan. Matugunan din natin yung imbitasyon na ipinapamanhin sa atin para makapagbigay tayo ng kasiyahan kaysa sa mabigyan tayo ng kasiyahan. At bahagi yun na kung saan ay ito yung ipinamamangin sa atin ng publiko. Ito yung kanyang damdamin na nais yun na niyaring maibahagi para po sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa panayan ay binigay po sa atin ang unang pagbasa. Ito na yung damdamin na ipinamanin ko sa atin sa Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos na siya ay tunay na makatulong sa panayan ng po may kapal. Kahit na sa gitna ng kanyang pagkabilanggo. Kaya nga, ang sabi niya ay, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay, makagagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malamo ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapili ni Kristo, yamang ito ang lalo mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung manatili akong buhay, ay makabuti naman sa inyo
Dahil dito, matitiyak kung ako'y manatili pang buhay at makasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Matulungan kayong makapagpatuloy ng may kagalakan. So, sabi nga natin, kinakailangan din natin na magbigay ng kasiyahan sa iba. Lalong-lalo na, in the name of Christ, sa pangalan ng Diyos. Sabagat, yung ating paglilingkod dapat ay isang paglilingkod na nagdudulot ng kagalakan. Asa na wag mo natin tipirin ang ating sarili sa mga pagkakataon ng mga pagpulot tayo ng kagalakan sa mga taong nakakasalamuhan natin sa daigdig na ito. Sa mga handaan man o sa pang-ordinaryo nating pagkilos, ay sana po ay ang dala natin ay kagalakan katulad ng pagnanais ni San Pablo. Tanong din natin sa ating sarili, nagagalang baga ang tao kapag kasama tayo? Kapag ba kasama tayo ay ang dalaman natin ay kagalakan? O baka naman ang dala natin ay puro problema? Pwede po, hilingin po natin. Hilingin din natin ngayon sa mahal na Diyos ng Sabado. Kasi pinapaalala sa atin, paano tayo makapagdala ng kagalakan? Look at me. Bakit? Dala-dala mo si Jesus. Kapag dala-dala namin si Jesus, we will always bring joy. Bye.
Puri-puri ka Diyos sa mga lintas, ito ng damlo na ito kami ni Alay. Mula sa lupa at pumanahin paggawa ang alak nito para mag-inumin ng bibigay na iyong Espiritu. Papuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang kalahain natin ang kalitan ng Diyos sa mga makapagpulit. Tanggapin nawa ng Panginoon itong kapapaghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakanabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong nagkatawang tao manangay tumulong nawa sa aming ginagawa. Upang siya na inilungan ni Maria ng libong mawas kundi lalo pa magpaganap. Sa pagkabirhin ay magpagindapan ang kalugdan mo ng aming pagkahain. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkasiyang ang Panginoon kasama mo, at ang Espiritu sa ato magpasawala ng hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa ngayon. Lahat sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat ang siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, muling ang marapat, na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong inagpalag maging namin ang Jesucristo, mahal na pinagang pupuli at nagagala ka sa iyo. Ikaw ang gumawa ng kanang dakilang bagay. Ikaw ang nanginginam sa lahat kailanman. Nginginam mong mahal na pinagang bilang iyong abang alipin. Ngayong binigyan ng tungkulit ko baliga sa anak kong panlubos lang. Kaya kayo isa na mag-aaghen na sisiawin ng papuri sa iyo na wala kong pag sa kalangitan. Kaming nagpupujiin. Sa iyo, sa dakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, na pupuno ang langit at lupa, na kalwalhatian mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala na parinito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, Ama namin banal ito, pupalan ka ng kabanalan, kaya sa pamamitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan ito ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago namin ang tiisang dusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihandog para
sa iyo. Ngayon din naman matapos ang makunang inawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang katipan. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay mo rin pagkabuhay ng wanapit ni Alin namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapan at mayong sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng loob ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningabit mo yung simbahan na ganap sa loob ni Kristo, musin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Bonaventura, ananda ng kapariyari. Alalahanan mo rin ang mga kapatid namin na yung layo ng pag-asang sila yung muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga kumana. Kawaan mo sila at matuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo na pari kami lahat ng makasalo sa iyong buhay ng unang wakas. Kaysa ng mahal ng Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banana mo ay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararapan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangay pagpuri sa iyo, Diyos amang makakangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng tayo. Amen. Upang tayo ay tunay na magdala ng kagalakan sa ating kapwa. Ama namin, namin kami niya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan ng araw, biligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinanalbigan na kilangaroon ang pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iyo ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ang binibigay ko sa inyo. Tumayon mo ang aking pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalawan mo kami ng kapayapaan na makaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu sa ako, magpasawala ka. Amen. Ang kapayapaan at Panginoon na lang sa inyo. At sumayon. Bigayan kayo ng kapayapaan sa iyo. Yes, amen. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang Cordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa piging ng Cordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga mahihirap at mga naghihirap,
ay pinagkatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kaming itunog sa mga pangyarihan ng Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Puong kumama ang loob kaming nagsusumamo upang kami rin katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na pinuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon, nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa maghalang manggagamot na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Magsitayo lang po ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa iyong bibigay buhay, sa pagwita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay pagdulot naman sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi namin madama ang iyong paglingap sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pinaanyan po yung may mga kaarawan. Si Terry. Ah, kayo ba na? May marawan? Ah, dapat po rito. Saka si Narciso. Ah, ating ipagdarasal sa kanilang karawan ngayong araw na ito. Palakpakan po namin ang ating mga kapatid at may karawan. Pasalamat sa biyaya ng buhay. So ipatuloy pa rin natin pinapaanyaya yung ating pumabina tuwing ikapito ng gabi. So, bahagi po ng ating pagkilos sa nawa po ay makapag-dibusyon tayo sa ating patron si San Martin de Porres kasama ng ating mga kahilingan at pagkapasalamat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw na ng paglinobena. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa.